Hello, Mami Loves! Welcome sa panibago na namang segment ng ating Mamdi Motivation. Una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa inyo, mga Mami Loves ko, sa inyong positive feedback sa ating pilot episode noong nakaraang week. Masaya ko, thank you sa appreciation nyo. Promise ko, mas pagbubutihan ko pa at walang maiiwan sa ating mga Mami Loves ko. In relation to our episode 1, The Problem That Has No Name, Feeling of Loneliness, Emptiness, and Unfulfilled in Life, nakapag-come up ako ng topic na ito, ang ating episode number 2. How to Find Yourself Again When You Feel Lost as a Mother, and Why You Lose Yourself in Motherhood. Ang daming nakaka-relate. At some point of our journey as a mother, we will feel lost. Yung ko lang, please don't think na selfish ang mga mommies na nakaramdam at nakakaramdam nito. Sometimes, sa sobrang focus natin sa pagbibigay ng needs ng ating family, we care and love so much na nakakalimutan na natin ang ating mga sarili. Bakit nga ba at some point, we feel lost as a mother? Yan ay dahil sa tatlong kadahilanan. Una, your world change. Biglang isang araw, dadalhin mo ang anak mo sa ospital dahil meron siyang sakit. At isang araw, uuwi mo na siya dahil okay na siya. Biglang parang bumigat ang schedule mo. Biglang parang ang dami mo ng mga responsibilities. Biglang parang ang dami mo ng mga gawain na noong dalaga ka pa, malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo at marami kang oras sa mga bagay. Ang hirap pero kailangan mong gumawa ng paraan at bigyan ng oras ang iyong sarili. Number 2, you become a different person. Kapag may anak ka na, maiiba ka sa maraming paraan. Kung noon pabebe ka, ngayon para ka ng monster kung magalit, kidding aside. Pero in the process, mas magiging mapagmahal, mapagbigay, matapang at mapagkumbaba ka na. At ang pangatlo, hindi sapat ang oras sa buong araw. Parang ang hirap maghanap ng oras para mag-relax at bigyan ng oras ang iyong sarili. Para bang kulang na kulang ang oras sa buong araw? Para bang ang lahat ng oras mo ay nabigay mo na sa pag-aalaga ng iyong mga anak at ng pamilya mo? Yun ang tatlong kadahilanan kung bakit we feel lost as a mother. Paano nga ba natin mahanap ulit ang ating sarili? Una, baguhin mo ang pananaw mo. Huwag kang mag-guilty at ipagdamot mo sa iyong sarili ang maging masaya. Deserve mo rin na maging masaya. Isipin mo, araw-araw mong kasama at inaalagahan ang anak mo. At araw-araw ka rin niyang pinapanood at pinag-aaralan ang mga kilos mo kung paano ba siya at kung sino ba siya sa kanyang paglaki. Gusto mo bang ituro sa anak mo na ang buhay ay malungkot? Na ang pag-maintain ng kalinisan at kaayusan ng tahanan ang kanyang ultimate goal sa kanyang pagtanda? Gusto mo ba na ang iyong anak na babae ay makalimutan din ang kanyang sarili kapag siya ay naging ina na? Kung hindi mo isinasabuhay ang mga naisin mo sa buhay, yun din ang mismong itinuturo mo sa iyong mga anak. Sabi nga sa librong The Artist's Way for Parents, we are making a dangerous decision indeed. Not only are we putting ourselves at risk of becoming resentful, we are modeling this behavior for our children. By not taking time for yourself, you are denying your own importance and teaching your children a lack of self-worth. If you want to raise empowered children, show them through the example of caring yourself first. If we are empty, we have less to give others. In order to fill the cup of another, we must first fill our own. Step number 2, alalahanin mo kung ano at kung sino ka noon. Alalahanin mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo noon, yung mga bagay na pinapangarap mo noon. Kahit ngayon pwede ka pang mangarap. Sino may sabing bawal na mangarap kapag nanay ka? Bakit ang kilalang si J.K. Rowling ang may akda ng famous na librong Harry Potter series? Di ba nanay na siya nung ginawa niya ang librong ito? But not the least, bigyan mo ng oras o schedule ang sarili mo. Maglaan ka ng kahit ilang minuto o kahit ilang oras sa isang buong araw na para lang sa'yo. Gawin mo yung mga bagay na gusto mo, gawin mo yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo.
mong tatandaan na hindi ka lang isang ina. Isa ka ring individual na may sariling pangangailangan at may mga kaligayahan na kailangan para sa iyong sarili. Alam nyo ba itong paggawa ko ng mga videos? Noon nagsimula lang sa panonood ng mga random videos hanggang sa naisip ko na hilig ko ring mag-create ng anything na may kinalaman sa art. Hanggang sa na-realize ko na ito na yun eh, ito yung gusto ko, ito yung sinisigaw ng puso ko, at ito yung nakakapagbigay sa akin ng kakaibang kaligayahan. So ayun, tapos na naman ang episode ng ating Mom Day Motivation. I hope na nag-enjoy kayo at samahan niyo ulit ako sa susunod nating episode. Lagi niyong tatandaan mga mommy loves ko, okay lang na ma-feel lost paminsan-minsan. Basta ang mahalaga, gagawa at gagawa ka ng paraan upang mahanap ulit ang inyong sarili.